Ako po si Gaborno at ako ang inyong taga-suri. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Gaborno. At abangan niyo si Gaborno, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Yan tayong mga babasahin, ano? Mga komento sa atin ito, kapatid na Gabriel, ng ating mga manonood. At gusto ko lang kunin ng opportunity na to dahil marami po mga manonood natin ang patuloy na dahil nga sa ating program ay sila ay naging matibay sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Umpisa natin dito, kapatid na Gabriel, ha? Sige nga, umpisa muna dito. Opo, ayan, sabi po nung kapatid natin na si Melanie Riparip, okay, believe na believe talaga ako sa iyo, Gaborno. Grabe, di talaga makalusot sa iyo mga sulpot na manluloko. Ayan, mapapawaw at clap-clap na lang talaga ako sa iyo, Gaborno. Ikaw na talaga, kaya kayong mga kapwa ko Katoliko, ipalaganap natin ang mga videos ni Gaborno para madaming Katoliko na di na maligaw sa ibang sekta. Ayan, maraming salamat Brother Gabriel sa pag-alalay kay Gaborno para lalong tumibay ang inyong programa. Ingat kayo lagi. God bless us all. Ayan, salamat po sa Diyos. Thank you so much kapatid na Melanie. Ayan, thank you po kapatid na Melanie sa inyong mensahe. At ayan ha, at gusto ko lang din na i-take ang opportunity na mag-promote din sa channel ni kapatid na Gabriel. Brother Gabriel, i-promote mo na nga yung YouTube channel mo at Facebook page. Opo, ayan. So baka hindi pa po, hindi pa dyan naka-subscribe ayan, sa aking YouTube channel, Karunungang Katoliko. Pag sa Facebook page naman po, Karunungang Katoliko TV. Ayan. Ayan, maraming salamat, Brother Gabriel. Okay, ito naman, yung mga comments naman ng mga manood natin doon sa episode natin na mataas yung views ng video na yan, yung pangbuwooking natin sa isang ministro na mali pala yung referensya kanyang ipinakita. Naalala mo ba yun, Brother Gabriel? Yung ministro na yun, ano? O, ito ha, basahin natin yung mga comment ng ating mga manonood mula po kay, i-flash natin ano sa screen, mula kay, ito, kay Jomi Alcaraz. Ayan, si Jomi Alcaraz. Ayan, babasahin ko na lang, ano? Nalalantad na naman ang kasinungalingan ng Iglesia ni Manalo. Keep up the good works, Gaborno. Linaw na linaw, bistong bisto. O, ikaw naman, bro. Yan. Oh, yung isa naman, Gaborno, si kapatid na Eden Mamangon. Ayan, siguro, ano to, taga-Kapampangan. Ayan, galing nyo talaga, Gaborno. God bless sa inyong dalawa. Ayan. Ayan. Oh, thank you po, mga kapatid, sa inyong mga comment. Ayan, di ba? Okay, puntahan naman natin ang isa namang komento. Ito, ibasahin natin ang komento ni Emer Mercoso. Ayan, ni kapatid na Emer, ano ba to? Emer Morcoso. Mercoso. Ayan. Ayan. Oo. 265. Ayan, good eve po sa inyong dalawa, Gaborno and Brother Gabriel. Buti na lang po, nandyan kayo at naipapaliwanag ng mabuti. Wala na halos silang mabiktimang Katoliko. Sila na ngayon ang patuloy na nalalagasan. Madami kasi ako napapanood na nagbalik loob sa inang simbahan. Kahit iba't ibang religions, kahit mga pastors pa. Salamat sa patuloy na pagsusuri nyo at pagsagot sa mapanlinlang nilang mga videos. God bless po sa inyong dalawa. Ayan, thank you po kapatid na Emer sa iyong mensahe. Ayun, diba? Amen. Okay, punta naman natin ang susunod. Ito, comment naman ni kapatid na Andrew Antonio. Oh, ito. Marami ka talagang matutunan dito sa programa ni Gaborno at Brother Gabriel.
Kaya lagi ko itong sinusubaybayan. Naka-Amerikana, pero mali ang turo. Okay ba? Okay. Alam niyo na kung sino yung tinutukoy niya dyan, ha? O, sabi niya rin dito, talaga si Caburno mag-counter sa tamang paraan. Thank you po kapatid na Andrew. Ayan, sige. Punta naman natin ang susunod na comment. O, ito, ikaw naman magbasa, bro. Ay, oo, ito si kapatid na ano, Ostiferid Ferid Cad. Ayan. Ano to? Cad. Yun lang yata. Yun lang yata basa doon. 8 years po ako sa MCGI. Ayan. Grabe, maraming pera at oras ang naubos ko. Napakarami kong pwedeng ikwento. Tama po yung mga sinasabi nyo. Sayang, ngayon lang ako naliwanagan. O, diba? Sa akin nga, Caburnock, eh, may dagdag ko na lang, ano? Nag-comment din po siya, yung kapatid natin na yan. Sayang, hindi pa natin nga lang napi-feature yung comment niya. Eh, naging GS pa daw siya, Caburnock. Yung GS po kasi, kumbaga sa, I don't know kung ano, kung meron pong ganyan sa simbahan niyo dyan sa inyo, parang sila po yung ano, yung mga mother butler sa simbahan, yung nagahan, nag-welcome sa bisita, di ba, yung nagbibigay ng pagkain kapag ano, ganyan po sila brother, po yung utusan. Oo. Brother Gabriel, okay. mga accommodation committee pala yan, kapatid na Gabriel, di ba? Mm-mm. Mga ano yan, palagay ko nga, baka kabataan to, Caburnock eh. Kabataan niyang si kapatid na Ostiferi kasi wala akong nakikita na GS na may asawa. Lahat yun may kabataan at hindi pwede magkaroon ng karelasyon pag ikaw ay may tungkulin sa iglesia. Ayun. So yun pala yun, kapatid na Gabriel. At at least, ano? At least nagwanagan siya dahil sa ating mga videos sa ating programa. At yung comment niya ay nabasa natin dito sa ating recap episode tungkol nga sa open letter. Oo, na para sa pamunuan ng MCGI. Ayan, thank you po sa inyong komento at patuloy lang sa panonood. Ayan. Diba? So marami na talaga ang mga naliwanagan, kapatid na Gabriel. O ito pa. Ito pa, kapatid na Gabriel. Ito yung comment naman ni kapatid na Ernesto Tagle. O, sabi niya, ang galing mo, Caburnock. Dati, ang idol ko ay si Brother Eli Soriano. Ngayon, ikaw na mas magaling ka magpaliwanag at mag-research. Ayan, thank you po, kapatid na Ernesto Tagle. Ayan, ha? Papuri sa Diyos, ano? O, sa kanya ang lahat ng papuri. Ayan, thank you po. O, ito naman, Brother Gabriel. Ito namang comment ni kapatid na Mr. Marvel. O, sige bro, ikaw naman. Oh, maraming magagandang punto si Brad Eli. Naalala ko dati may napanood akong video niya na naniniwala daw siya na si Pedro ay hindi nakapunta sa Roma at hindi namatay sa Roma. Pero sa binigay mong reference, lumalabas na karating siya sa Roma kasama ni Pablo. So sa puntong ito, nagkamali talaga si Brad Eli. Many thanks and keep up the good work and more power to your channel. Ayan, salamat sa Diyos, Caburnock. Diba? Oo, at naliwanagan siya na yung opinion pala ni Brother Eli Soriano na sabi niya, yung sabi niya kasi, all the apostles, most of the apostles, I believe, died of natural death. They are not victims of cruelty. Biruin mo yun, they are not victims of cruelty. Most of the apostles, I believe, died of natural death. They are not victims of cruelty. I believe that. Isa naman mababasa sa Biblia yung Brother Gabriel, di ba? Eh, opinion na lang yun eh. Yes, oh, at, opinion. At inamin naman ni Soriano yan. I believe that. Di ba ganun yung kanyang sabi? O sa kanya palang kuro-kuro yun. Hindi naman sa Biblia. Ayun, di ba? So, ganun yun. O, ito pa. Kasi punta naman natin yung mga maangas na comment. O, punta natin yung maangas na comment. Kasi din tayo. Ito si Effrey Ray. O, sabi niya, kung kayo ang totoo, mag-live ka. Para maraming magtatanong ngayon, di ba? Come on. Sige, reaction mo muna sa kanyang comment, Brother Gabriel, na ito.
ipagpapalagay ko, Kaburno, ito, ano to, MCJ, ayan. Pagpalagay ko, ha, pwede naman akong umano eh, pwede naman akong mag-public apology kung hindi. Ayan. Madali kasi sa akin tumanggap ng pagkakamali kung hindi talaga MCGI yan. Pero ipagpapalagay kong MCGI siya, Kaburnok. Eh, sa labas na yan, Kaburnok, ipokrito lalabas niya. Bakit? Number one, sino ba yung dapat na matanong? Diba? Dapat tanungin niya muna yung leader niya. Eh, ba't yung leader niya hindi matanong? O de lalabas, hindi totoo yung leader niya? Kasi hindi mo matanong? O, ano idadahilan? Hindi na daw kailangan tanungin si Daniel Rason kasi nasagot na daw ni Eli Soriano. O ay lalabas nga lalo na hindi totoo si Daniel Rason kasi hindi mo matanong eh. Diba? Pangalawang punto ko, Kaburno. Pangalawang punto ko. Nagsasagot na po tayo ng tanong. Hindi kailangan mag-live para sumagot ng tanong. No? At dito sa ginagawa natin, lilinawin ko po mga kapatid kong Katoliko, kung gusto niyo pong magtanong ng live, ay dyan punto po kayo sa punto por punto. Pero kasi kami dito, no, sa Fuckbusters team, kung mapapansin niyo po, hindi kami nagla-live dahil ang goal po namin dito ni Kaburnok is ma-maintain yung quality or maging well-researched or strong yung magiging argument presentation namin kasi nire-research po namin ito. Nire-research po namin ito. Hindi po kami yung kagaya ni Soriano na impromptu. Eh, walang problema kay Soriano mag-impromptu. Bakit? Nagsiself-interpret lang naman siya eh. Diba? Bakit niya nasabi na most of the apostles, kagaya nung nabanggit ni Kaburnok, bakit niya nasabi na most of the apostles, I believe. Bakit? Bakit I believe lang yung nabanggit niya? Hindi naman kasi siya nag-research eh. Most of the apostles, I believe, died of natural death. They are not victims of cruelty. I believe that. Yun yung argumento o sagot ng isang makangaral na hindi well researched yung sagot niya. Ano po? Parang pagpapresent lang yan ng ano eh, ng research paper or ng thesis, mga kapatid. Hindi ka pwedeng mag-present ng hindi well-researched or well-written or 'di ba? Yung research or yung paper. Ganon din po kami ni Kaburno. Kaya sa amin, okay lang kahit hindi kami sumagot ng tanong ng live. Kasi yung sinasagot namin na tanong dito, yung pinapresent namin na topic, yan po ay pinaghihirapan namin, no? Well-researched po yan ni Kaburno. Well-researched yan ang buong Fuckbusters team. So kung gusto nyo po nang magtanong, dun po kayo magtanong sa punto por punto. Sila kasi nag-aaral din yan sa ano natin, sa mga pananampalataya natin, pero yun yung ano nila, tawag dun yung kakayahan nila sumagot ng live. No, dun sila may forte. Eh kami ni Kaburnok, hindi namin forte yun. At hindi po kami presentado alsado na nagmamarunong. Ayan. Kasi kung gagamitin nyo po sa amin yung argumento na dapat matanong ng live, eh gagamitin din po namin sa inyo. Bakit si Daniel Rason hindi matanong ng live? Diba? Yun po yung ano, yun yung aking punto dyan, Kaburnok. Hindi pwedeng gamitin sa atin yan kasi lalabas ipokrito lang sila. At ito na lang, last na punto ko, Kaburnok. Kayo naman, kayo mga MCGI, especially ikaw, Frey, kung ikaw man ay MCGI, eh wag na tayong maglokohan dito, no? Ako po ay dating MCGI at alam ko ang style nyo. Bulok na po 'yan sa paningin namin ni Kaburnok, no? Eh kumbaga nga sabi nga ni ano, panis na luncheon meat na yung style nyo na 'yan. Hindi kayo nagtatanong just because may gusto kayong malaman na katotohanan. Nagtatanong kayo kasi gusto nyong mamuntos. Meron na kayong preconceived idea sa isipan nyo na ano man ang aming isagot. Hindi nyo yun paniniwalaan kasi talagang hindi nyo naman talaga paniniwalaan. Meron ng sagot sa inyong isipan. Ayan. Kaya itong programa namin, hindi kayo ang target market nito. Ayan. Kumbaga sa business, hindi kayo ang target market. Ang target namin dito, mga Katolikong binibiktima ng iglesia ninyo.
Ayan. Yun po, Kabornok, ang ating punto dyan. Oo. At kasi gusto niya talaga magpatanong ng live. Pwede ka namang mag-iwan ng tanong dito sa channel natin, di ba? Mag-comment ka, baka mabasa natin. Eh, pwede natin ma-feature sa ating programa. Di ba? Yes. Ganun yun. Oh, yes. Pwede naman yun eh. Oh, pwede nga silang magpadala ng tanong. Oh, pwede niyong ipadala yan, no? Sa ating ayan, email address, factbustersph@gmail.com. Oo, pwede yan. Oo. Pwede din, kapatid na Gabriel, eh, mag-iwan lang ng comment sa baba ng video na to. Pwede naman yan, di ba? So, so okay lang. Baka nga masagot kagad yung tanong niya. Di ba? Oo nga eh. Baka, oo, baka mag-reply tayo doon sa ano comment section. Oh, kagaya nga nito, Brother Gabriel, alam mo ba? Eh, alam naman natin yung mga admin natin ng mga channel. Eh, sumagot niya sa kanyang sinabi at ang kanyang ang sabi natin. Ayan, no? Sige, masahin mo yung mga sinabi natin dyan. ay, nag-reply pala ako sa kanya. Nakalimutan ko to. Ayan. Oo. Natatawa naman ako. Nasagot, sinagot ko na pala yung comment niya na yan. O, oh, ayan, sabi niyo, sabi dito, Kabornok, ano? Saan yan sa Biblia? Sige nga, katwiran niyo talaga, hindi naman ayon sa inyong aral. O, oh. Then, ayan, nag-reply din ako dyan. Sabihin mo yan kay Rezon na may aral na debate at pangangaral na walang kibuan. Ayan, nilinaw ko yan dyan, Kabornok, eh. Kasi, sabi ni Daniel Rezon, kung pwede daw na yung pangangaral na walang kibuan, eh ganun din daw sa debating walang kibuan. Sinagot naman yun ni ano ni Eli Soriano'ng patay na ng almost isang taon nung Asper video na pagkakalabas nun. Sabi ni Soriano eh, that is my point daw, di ba? O, pero pinuto lang yun ni ano, Daniel Rezon. O, kay Daniel Rezon yung muna i-apply yan. Oo, at yan kasi hilig sila sa walang kibuan, di ba? Mm. Walang kibuan, di ba? Ganun ang hilig nila dyan eh. Pero itong mga members, sat-sat ng sat-sat sa comment section, di ba? Parang, ewan ko na lang. Hindi nila kinakaya yung aral ni Daniel Rezon eh, deep inside their hearts eh. Oo. At, sige, para may konteksto yung sinasabi mo, ito panoorin na lang natin. Ayan. Hindi po ba kasama dyan yung kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral nang hindi ka kumikibo? Wow. Eh, pwede ka din pong makipag-debate nang hindi ka kumikibo. Exactly, that is my point. Napapalakwakan yung mga timang mo. Di ba? Oo. Dalawa yung Kabornok eh. Pangangaral, tsaka debate. Kaya si Daniel Rezon, hindi na nagba-Bible study, hindi na nagba-Bible exposition. Oh, lalo na yung doktrina na pinakamahalaga sa lahat kasi very very critical lang ano yung mass indoctrination eh. Yun yung paraan para maano yung mga nasa labas. Eh ngayon, sino bang nangangaral? Hindi naman siya eh. Kasi dalawa na ginagawa niya. Pangangaral na walang kibuan at debating walang kibuan. Oo, ganun talaga. Diba? So, lalabas kung yan ang ipapantapat mo sa amin, lalabas. Eh, dapat, kunain mo muna yung leader mo, sabihan mo muna siya, di ba ganun yun? Yun nga eh. Ipokrito nga lalabas talaga dyan, Kabornok. Ayan. Okay. Sige, so puntahan naman natin ang ito. Sabi ni, ipakita na natin sa screen, ano? O, yan ha, sabi ni user, ewan ko kung sino to. Sabi niya, bakit ang tawag mo INC ay INM? Paratang na yan ha. O, sabi niya, baka isa ka rin sa naninira sa INC. O, reaction mo muna kapatid na Gabriel. Tignan mo tong napaka-double standard, Kabornok. Eh, kamusta naman yung sinasabi nila sa Iglesia Katolika na Iglesia ni Ignacio tsaka Iglesia ni Constantino? O, di ba? At hindi tayo naninira, Kabornok. Eh sinabi naman niya ni Manalo, my church, doon di ba, sa isang referensya. My church yung sabi ni Manalo doon. Pangalawa, kung meron mang dapat na tunay naninira, hindi pala dapat,
tunay na naninira dito, hindi kami. Malinaw yung title namin ni Kabornok dito, yung stand namin ni Kabornok dito. Kami po ay CFD, Catholic Faith Defenders. So, dine-defend lang po namin yung aming pananampalataya. Kaya pansin ninyo po, gumagamit kami ng mga video ng ministro ninyo na iniinsulto, winawalang niya, tahasang nagsisinungaling, nang loloko sa mga kapatid nating Katoliko. Ang kapal pa nga ng mukha na huwag daw naman magagalit, eh nagsisinungaling. Paano hindi kami magagalit? Yan eh, napakasinungaling. Di makapurno. Ganun yun eh. Ayan. At di natin masisisi, actually, Brother Gabriel, yung kapatid na ito na nagsabi nito, eh alam mo ba, eh part talaga kasi ng doktrina nila yan, na hindi dapat tawagin na iglesia ni Manalo. O ito ha. Oo, yan talaga yung aral nila. O basahin natin dito sa Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, page 149. Basahin mo nga ito, yung nasa lesson number 28. Pakibasa yung overall instruction, kapatid na Gabriel. Opo, ito na. Do not believe those detractors. Wow, kapal ng buka. Who allege that it was only Brother Felix Y. Manalo who founded the church in the Philippines, and that is supposedly the church of Brother Manalo. Those are simply lies and slanderous statements. Wow! Never let yourself be called a member of the Church of Manalo. Ganun pala. Ayan. So, yan ang pahayag nila dyan. Oh. So, hindi daw talaga pwede. Pero, Brother Gabriel, ang masaklap, kagaya ng sinabi mo kanina, eh, sinabi na nga, inangkin na nga yan ni Felix Manalo na my church, iglesia niya eh. O, ito, masahin natin ha. Yung sinabi mo, ito yung ating kopya dito, yung nasa Free Press, February 11, 1950 issue. Yung article may pamagat na Felix Manalo or One Foot in Heaven ni Teodoro Locsin. Ito yung sabi. Ang sabi, ito ha. Show fear to no man. Ayan ha. Show fear to no man. That is the best way to defend your rights. Members of my church were beaten up. Ayun, eh, my church pala. Iglesia ni Manalo talaga. Diba? So, nasisinungaling pala si Felix Manalo sa kanyang pahayag pag ganito, Brother Gabriel. Di ba ganun yun? Yes, malinaw yung sabi niya. My church yun. Kanya talaga, iglesia niya talaga yun. At Brother Gabriel, okay lang namang tawagin iglesia ni Manalo, kapatid na Gabriel. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Eh kasi, halimbawa, ikaw, Brother Gabriel, member ka ng Iglesia Katolika. Eh, pwede ko namang tawaging Iglesia ni Gabriel. Yung Iglesia Katolika, di ba ganun yun? Kasi yan ang iglesia mo. Di ba na yung religion? Eh, pwede naman tawaging ganun Yun ang logic doon, di ba? Pero para sabihin na hindi talaga pwede yung iglesia ni Manalo, parang lumalabas, parang si Felix Manalo, hindi nila member. Di ba? O, ang saklap. Opo. Mm-hmm. O kagaya nito, basahin natin yung nasa Exodo. Ito ang nasa Biblia to, kapatid na Gabriel. 32:7. Ito basahin natin, kapatid na Gabriel. At sinalita ng Panginoon kay Moises, yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangagsisama. Ayun, dito, Brother Gabriel, sabi dito, sapagkat ang iyong bayan, sino nagsabi nito? Ang Panginoon. Sinabi niya kay Moises, lalabas, ito yung bayan na tinutukoy, bayan ni Moises. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Opo. O, di ba? So yung Israel, pwede mong tawagin bayan ni Moises. Kasi sabi ng Diyos, sapagkat ang iyong bayan. Pero in fact, Brother Gabriel, yung Israel, tinawag yan na bayan ng Diyos sa Biblia, di ba? Ganun yun. Okay lang pala. Lalabas, okay lang. Okay lang ding tawagin bayan ni Moises. Ayun. So, pwedeng tawagin. So, mula rin dito sa logic na ito, lumalabas,
pwede nating tawagin iglesia ni Manalo, yung iglesia ni Kristo ni Manalo. Ayun, ganun yun kapatid na Gabriel. Kaya itong, naku, ano lang ito, hindi niya lang alam ang sinasabi niya. Diba? Eh, panatiko kasi. Ganun yun. Amen. O, diba? O, ngayon, punta naman natin yung huling comment na ating babasahin. Ito, maganda rin ito, kapatid na Gabriel. At bago pala natin munang tapusin, meron pa pala ito, isa. Ito, basahin natin. Dalawa pala yung natitira. O yan, basahin mo yan, Brother Gabriel. Delikado ang sinabi niya dyan. Opo, opo. O. Sa mga tag... sa mga taga-tangasuri daw, ayan. Ganito kasi yan eh. Ang Diyos Ama ay hindi nakikita dahil siya ay espiritu at walang pagbabago. Nakasulat yan sa Biblia. Kaya, dahil siya ay di nakikita, ay naglikha siya ng anak at siya ay si Jesus. Naglikha. Aha. Alam na mga taong Kristiyano, okay? Pababasa yan sa Biblia na si Jesus ay tao. Kaya huwag niyong baluktote ng Biblia dahil magkakasala pa kayo. Baka karma abutin niyo ni Nyo Burnok at Gabriel. Sabi ng tangang, ay sabi ni Jesse Bangko. O, diba? O, meron pang isang pahayag siya, no? Ito, masahin naman natin. Siya. O, sige, masahin mo yan. O. Hindi Diyos Ama si Jesus Christ. O, aha. Ang totoo, si Jesus Christ was created by God. Just like the angels, they are created by God, but they are not God. We are also created by God, but are not God. Ang dahilan kaya ang Diyos Ama created Jesus Christ ay dahil si God hindi makikita siya ay espiritu at nananatiling espiritu at walang pagbabago. Si Jesus Christ ay tagapamamagitan sa Diyos at tao. Ayan, o. Oh. Mali ang paniniwala na si Jesus Christ ay Diyos Ama. Ang Diyos Ama mismo ang nagbigay ng power kay Jesus Christ under His feet. Kaya si Jesus Christ may kapangyarihan, pero hindi lalagpas sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Grabe naman yan. Graduate na to sa ano. Ang daming foul ako nakita. Graduate na to kumbaga sa basketball eh. Dami mo na nakitang, ay nako, grabe naman mga daming comments niya. Sinabi niya. Oh, yan ah. So, yan ang kanyang pahayag, Jesse Bangkod. Ayan ah. So, nako, dami niyang sinabi mga, INC nga, nasasaktan kasi bukong-buko na yung kanilang kasinungalingan. O, diba? Mm-hmm. So, una, ito sagutin natin ah. Eh, wala naman pa yung tutol, Brother Gabriel, sa kanyang pahayag na si Kristo ay hindi ang Diyos Ama. Yes. Jesus Christ, hindi siya yung Diyos Ama. Eh katunayan, okay, ang aaralan natin, merong tatlong persona sa iisang Diyos sa Iglesia Katolika. Yung Diyos Ama, okay, yung Diyos Anak, at yung Diyos Espiritu Santo. Lalabas yung Diyos Ama, Brother Gabriel, iba sa Diyos Anak. Iba kay Kristo. Ayun. Yes, ibang person yan. So, oh, so yun yung hindi tayo tutol sa sinabi mo dahil yun naman talagang aral natin sa Iglesia Katolika. Kaya mali, sabi niya, mali daw ang paniniwala na si Jesus Christ ay Diyos Ama. Correct yun. Correct yung sinabi mo na yun. In fairness sa'yo. Dahil aral naman namin yun. Di ba, Brother Gabriel? Aral yes naman natin sa Iglesia Katolika na si Jesus Christ ay hindi ang Diyos Ama. Diyos Ama, tama yun. Oo, pero, ang pagiging Diyos ni Jesus Christ at ang pagiging Diyos ng Diyos Ama, iisa lang yun. Meaning, yung nature nila, iisa lang yung nature nila. Pero yung person, magkaiba. Ayun. So, yan ang hindi niya naunawaan. O, diba? Tapos, tinawag pa tayong tangasuri. Eh, di siya yun. Iyan nga, Burnok. O, diba? Diba? Pero, ako ang naging interpretation ko, sorry, Burnok. Ako ang naging interpretation ko sa kanya, pinapalabas niya na tayo, Kaburnok, eh nangaral na yung Diyos Ama at si Kristo literal na iisa. Which is, doon siya nagkamali. Doon siya nagkamali. Iisa, yung kanilang pagka-Diyos. Pero, yung persona nila, hindi.
O magkaiba yon, yung nature iba din yung person. Ayun, o mag-aral ka pa. O yun ang masasabi natin. Nice try. O, diba? Kaya ka nakakaul. Nice try na lang. Oo, all na. O di ba? O sabi pa niya, ang Diyos Ama ay hindi nakikita dahil siya ay espiritu at walang pagbabago. O nakasulat yan sa Biblia. Wala naman tayong tutol dyan. Yes, diba? Wala din tayong tutol doon. O wala naman tayong tutol. Di ba? O sabi pa niya. Kaya dahil sa siya ay di makikita, ay naglikha siya ng anak at siya ay si Jesus. Ayun, di ba? Oo. Pati yung sinabi niya sa kanila, nasabi niya, ayan o, ang totoo, si Jesus Christ was created by God. Just like the angels, they are created by God, but they are not God. O sige, sige, sakyan natin ang argumento mo. Brother Gabriel, ha? Ito, sakyan natin yung argumento niya. O, tingnan mo, ha? Lalabas, ganito, ha? Gusto ko lang i-ano sa inyo to. Basahin natin muna yung Genesis 1:27, kapatid na Gabriel. Oh, ito po yung nakasulat po sa may 1:27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ayan, so dito, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. I-atras natin sa 26, kapatid na Gabriel. Sa 26 po, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayan, ayon sa ayan ating wang. Ayan ha. So, yung nilalang ng Diyos sa verse 27, eh sabi, yung naglalang, lalangin natin. Natin. So, ito, brother. Ayan ha. O ngayon, alam mo ba ang doktrina nila, kapatid na Gabriel? Kung sino yung natin na tinutukoy dyan sa 1:26 ng Genesis? O ito ha, makinig ka, Jesse Bangkod, kasi hindi ka nag-aaral ng doktrina nyo. Yan ang masasabi Batay. Ko. O ito, laglag ka ngayon. O ito ha, yung natin na tinutukoy dyan para sa inyong doktrina, eh, yung mga anghel daw yung kanatin dyan ng Diyos. Okay na mo, mali pa yun ha. Sige nga. O ngayon, o mayroon silang binatayang talata, yung nasa Genesis chapter 3 at ang ending, mali rin yung hermeneutics. O ngayon, Brother Gabriel, o balikan natin kanyang sabi. O yan ha. Ngayon, sabi mo, yung mga anghel, they are created by God. E paano ba? Kasi sabi mo, yung anghel, created by God. E lalabas, Brother Gabriel, yung manlalang ngayon, yung nilalang, ay naglalang din, Brother Gabriel, yun ang lalabas ba no? Yung isang nilalang, pwede siyang mag-create ng isa pang nilalang. Yan ang lumalabas sa kanyang argumento. Diba? Kasi yung anghel, created by God eh. At yung doktrina ng INC, doon sa Genesis 1:26 at 27, yung kanatin daw sa paglalang ng Diyos sa tao ay mga anghel. Oh. O, eh, delikado palang aral yan. Diba? O, mali na. O. So, kung sasabihin mo, yung kanatin ng Diyos Ama sa paglalang sa tao ay mga anghel, ay naku, mali po yan. Yun. Bakit? Insulto sa tao yun, Brother Gabriel. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Eh, di ba yung tao, siya yung maghahatol sa mga anghel. Di ba, Brother Gabriel, sa Biblia yun? Ay, di ba nga? Ano ngayon yan? O, yung nilalang, hakatulan niya, yung naglalang sa kanya. O, yan ang lalabas dun. Di ba? Mali. Diba? Mali talaga. Ay, nako. Nas na-expose yung kasinungalingan nila. Ay, nako. Ay, yung argumento pa lang yan eh, dapat di ko pala yan sinabi. Kasi eh, sa debate sana yan. Di ba? Sikreto pala yan. Okay lang, wala ka namang binanggit masyado ng mga ano, referensya mo. Itali. Ah, oh, yung mga talata, no? Oh. Basta ganun, ha? Basta ganun, ha? Yung at least, yan. Ano kaya, na sila, yung glimpse na sila, cover, no? Oo, ayan, ha? Sikreto sana yun, eh. Pero sige na nga. Oh, kaya dito, yung mga sinabi niya, nako, mali po to. Ano? Puro basura itong mga sinasabi niya. Diba? O tapos sabi pa niya, ito pang masaklap. O sabi niya, baka karma. Ay, yung dulong sentence, basahin mo nga yan, Brother Gabriel. Baka karma daw yung abuti natin, kaburno. Ayun, o yan ha. Ibig palang sabihin, naniniwala pala siya sa karma. Ay, naku, delikado yan. Diba?
Oh, ganun. Oh, kami, naniniwala kami sa Diyos eh. Hindi kami naniniwala sa karma mo. Di ba ganun yun? Ay, yes, number no. Hindi naman tayo makakarma dahil sa nagsabi tayo ng totoo eh. Di ba? Oo nga. Oo, katunayan eh. Dahil nagsabi kami ng totoo, tayong dalawa ng totoo, Brother Gabriel, ang Diyos nasa ating side. Di ba ganun yun? Amen. Amen. Kahit mamatay pa tayo, kapur no, kasi meron yung mga sinaunang Kristiyano natin, lalo na sa ano, sunod-sunod yung, kung eto mga kapatid kong Katoliko, pansinin nyo po yung daily readings natin, tsaka yung mga pista ng mga santo, puro mga martir, kaburnok eh. Yung mga saints of the day, puro martir. O, nagsabi ng totoo yun, nanindigan sa totoo. E namatay, kinarma na ba sila dahil nagsabi ng totoo, nanindigan sa totoo? E mali yung pananaw ni ano eh. Nung INC na yan, kaburnok eh, baluktot talaga eh. Oo, mali talaga yan, kapatid na Gabriel. Naawa na lang tayo sa kanya. At saka basahin natin na yung versikulo 10 ng Mateo 5, kapatid na Gabriel. Pakibasa nga natin. Oh, ito naman po yung nakasulat po sa Mateo 10:5. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. 5 G's. Ay, sorry. Cut na lang. I-edit ko lang. Okay. 5:10. Okay. 3, 2, 1. Okay, ito po ang nakasulat sa 5 G's ng Mateo. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ayan, amen. Oh, di ba? So, ganun talaga. Oh, yung mga naninira sa atin at sa ating dalang katotohanan, good luck na lang. Dahil kami naman, okay lang naman sa amin eh. Pinag-uusig kami dahil sa katwiran eh. Oh, kasi nasa amin yung kaharian ng langit. Kakampi namin ang Diyos. Yan ang tinutukoy dyan. Di ba ganun yun? Amen. Mapalad tayo, kaburno. So, okay lang. Hindi tayo kakarmahin. Mamatay man tayo. Hindi karma yun. Diba? Kapalaran yan. Ayun. So, ganun po yun, mga kaburno. Ay, naku. Grabe naman. O, sige, bago muna natin tapusin at meron lang akong isisingit. Mag-promote ka ulit, Brother Gabriel, ng iyong mga program, yung mga YouTube channel at Facebook. Opo, ayan ha, mga kapatid, baka hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe po kayo mga kapatid. And yung comment po, appreciation po sa mga video namin is much appreciated namin yan ni Kapurno. Kaya binabasa po namin yan, yung inyong mga comments. So please comment and then like and react, no? Kasi makakatulong po yun sa lalong tawag doon, pagpapalagana po ng aming gawain sa Backbusters PH at syempre sa Karunungang Katoliko. The more na nagre-react kayo, nagko-comment, nagkakaroon ng discussion sa mga videos namin, the more na tawag doon yung algorithm, no, yung YouTube, mas lalo niya ipapakita sa mas maraming tao. So, malaking bagay po sa amin yun. No, thank you so much po mga kapatid. Thank you so much. Oh, ayan. At isisingit ko lang itong pahayag na ito. O, panoorin na lang natin. Hindi yung video ko lang. Borok, itong pinanood mo video ko ito. Pero yung video mo na paninira na kasinungalingan ay kasama dito. Kaya yung sinasabi kong video ko lahat at pinanood ko, nandun na yung kasinungalingan mo. Kasama na yun. Ikaw ang hindi nag-iisip eh. Kung naniwala ka lang sa akin na dapat ang suriin mo, yung utak mo, ay hindi ka sana napahiya ngayon. Ayun! Oh, tayo pa daw yung napahiya. O, napahiya. Ang ending, ay nako, ang daming nag-comment sa video natin tungkol dito kay Cesar Sineta. Ay nako, ang dami pang sumuporta sa atin. At grabe yung mga sinasabi kay Cesar Sineta. Kasi, ang tindi naman talaga yung mga sinasabi niyan dyan eh. Panoorin niyo yung pag-uusik niya, kapatid na Gabriel. Dapat ang suriin mo yung utak mo. Ayun, dapat ang suriin. Yung suriin natin yung utak natin. Ay, yun nga, kaburnok eh. Personal naman eh. Pansinin mo yung mga video niya. Hindi naman yung argument mo yung nandun eh. Diba? Yung nakalagay na nandun, more on time personal sa'yo.
hindi niya sinasagot yung argument mo. Kaya pag sinabi niya kasinungalingan, automatic, may sasabihin lang siya na may pamimersonal sa'yo. Kaya never tayo ma-offend sa ganyan. Alam natin sa sarili natin, hindi tayo mapapahiya. Oh, tuloy natin, ha? Utak ka ng Diablo at buhaya ka. Hindi lamang utak buhaya ka, kundi utak ka ng Diablo, utak ka ng demonyo, utak ka ni Satanas, utak ka ng Antikristo. Hunghan. Hunghan ka talaga. Ayun. So yun yung pangalan niya. Oh, eh. Oh, puro pamimersonal lahat yun. Ang ending, eh, dahil sa kanyang mga sinasabing niyan, eh, mas mapalad tayo, Brother Gabriel. Mateo 5:10, ayun, no? Pinag-uusig tayo dahil sa katwiran. O, eh, si Cesar Sineta, wala na yan sa kanya yung kaharian ng langit, sa kanyang mga pinagsasabi. Di ba ganun yun? Yes, Kapur, no. Kaya okay lang. Murahin kanya maghapot magdamag. Di tayo ma-open dyan. Pagtatawanan lang natin siya. Eh, kasi the mere pakabornok na ganun yung mukha niya, nagmumura na siya sa'yo, sinasabihan kanya ng, di ba, binigyan niya pa ng, dyan din niya tayo na yung video na yung kabornok, no? binigyan niya ng definition yung honghang, napaka-worse daw. Eh, sa'yo niya binabato yun. Eh, hindi naman totoo yun, kabornok eh. O eh, sino ang totoong honghang? Sino yung sinungaling? Sino yung dapat magsuri ng utak? Hindi tayo, kabornok. Kaya tayo, matatawa lang tayo dyan. Hindi natin didibibin yan. Oo, ay hindi na lang natin sasabihin, Brother Gabriel, kung sino talaga yung sinungaling, sino talaga yung ano ng demonyo, yung anak ng demonyo, sabi niya, binato sa atin, yung sabi niya na ano, lahat ng mga sinasabi niya, hindi na natin sasabihin kung sino yung ano, yung talagang totoong siya yun, ano? Obvious naman yung sagot yan eh. Diba? Panoorin mo lang, kabornok eh. Panoorin mo lang kung paano siya magsalita, yung facial expression niya. Alam mo na kagad kung sino. At saka Brother Gabriel, dami-mersonal siya sa atin. Diba? Napanood nyo naman, mga kapatid. Pero, talagang mahalata mo kung sino talaga yung hindi nagsusuri, hindi tinitignan yung sarili. Eh bakit? Ito panoorin natin. Ipinakikiusap ko lamang po sa inyo na sana iwasan po natin ang mga salitang hindi nararapat. Huwag po tayong magmumura. Huwag po tayong manglalait. Yan po ang aking pakiusap sa inyo. Yan pa yung pakiusap niya. Diba? Ngayon din siya pala yung gumiba sa kanyang pakiusap. Diba ganun ang lalabas doon? Pati yung panawagan ng simbahan niya, kabornok, diba? Meron tayong video niya, yung may kanta-kanta, music video ba yun or ano? Nako. Impokrito talaga itong si Cesar Sineta na ito. Ay, nako. Diba? Ang ending siya pala itong gumagawa ng kanyang mga sinasabi na huwag daw dapat gawin sa kanya. O paano ngayon yan? O yan ang dapat mong suriin, Cesar Sineta. Suriin mo yung sarili mo. Diba? O yan ang totoo dyan. So ganun yun. At kami, tawa-tawa na lang kami ni Brother Gabriel dito dahil mapalag na kami. Dahil inusig kami kahit na yung sinasabi namin ay katotohanan na. Ngayon. Amen. Ganun talaga. Mas maganda nga yung ginagawa natin, Brother Gabriel, dahil marami po tayong mga natutulungang mga Katoliko na nanonood sa ating YouTube channel. At may mga iba pa, Brother Gabriel, na siyempre nababasa natin sa comments na dati miyembro sila ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, miyembro sila ng MCGI, pero puring-puri po sa ating mga ginagawa dito sa ating programa. Diba, Brother Gabriel? Salamat kaya, sa Diyos. Ayan. So, yan po ang produkto ng ating mga ginagawa sa ating YouTube channel. Ayan, diba? So, yung kahit na yun, inuusig tayo, sinisiraan tayo, good luck na lang sa kanila. Yan na lang masasabi natin. At tayo, siyempre, we are expecting talaga dahil mapalad talaga tayo.
sabi ng Biblia. Di ba, Brother Gabriel? Ganun yun. Amen. Amen. Ayan. Sige. So ano pong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? I-comment nyo po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Kaburno. At kami ang inyong taga-suri! O, oh, diba, Brother Gabriel? Eh, wag na nating sabihin kung sino talaga yung, ano, yung makapal ang mukha, diba? Obvious naman ang sagot yan, eh. Diba? Oh. Oh. Ay, naku, biruin mo, sabihin pa na wag daw manglalait, wag daw magmura. Ang ending, sino ba yung nagmumura? Eh, di siya din pala. Diba? Yun nga, eh. Oh, with diba? Conviction pa yun, ha? Oo, oh. Oh, oh, diba? Ay, naku. Pikon lang talaga siya. Ay, kawawa na. Sige, bye po, mga kapatid. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan niyo si Kaburnok, no? Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!